iti ibibisita dagiti kaming iti Philippine Karate Do Federation dito yung syudad at daabinigbig dagitoy iti Ilocos or Karate Do Team kas National Sports Member. Kagiddan iti daytoy ket iti panangipakita da kanmet iti suportada kada iti miyembro iti daytoy a grupo. Nakakita kami ng mga during events na lumalaro sila, nakakita kami ng mga potential athlete na in the future pwede natin i-develop for Philippine Team. Kasi ang isa sa mga trabaho ng Philippine Karate Do Federation is to scout mga atleta for the future ng karate. Actually, nagbigay kami ng seminar sa mga committee drills kung paano i-improve yung committee, and then we have yung aming kata forms na ginagawa para sa mga events, sa international tsaka sa local events. Well, basically, yung mga bata dito, nakita namin last tournament doon sa Bulacan, no? May mga potential yung mga bata na merong isa ditong player na talagang nag-show off ng magandang performance during the competition. At dapay ngayon binsa-binsa ni Mr. Reyes, dagiti pagsayaatan iti karate do, kas sports dagiti agtutubo. Ang maganda kasing program ang karate para sa mga kabataan na makakatulong sa pag-aaral nila, sa paano sila mamuhay ng isang mabuting mamamayan. Karate is one of the tool na pwede nilang gamitin. At hindi sila mag-aaral dahil yung mga bata maging disiplinado, magiging sportman sila talaga. Pag ang tao ay magandang nag-e-sports, ibig sabihin niya magiging magandang mamamayan yan. Kaya ito isa sa mga programa namin na ginagawa para ma-develop ang lahat ng kabataan. Kastingaro, ditinda pa ng alukoy kadagiti agtutubo. Ito sa Vigan, in-invite namin lahat na mag-join sa Philippine Karate Do Federation, NSA, kasi that's the governing body for sports karate dito sa Pilipinas. So that's recognized by Philippine Olympic Committee and Philippine Sports Commission. Itong grupo dito sa UCCP, sila member sila ng Philippine Karate Do Federation, NSA. That's why na-expose yung mga bata sa mga iba-ibang competition nationwide. Janice Mandap, Ciudad Vigan News Patrol.